So please help our Mother Earth and stop the war and violence. Stop the war and violence. Parang bata yun. Ayun guys, as a Filipinos, ayun guys. Amat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo. Kaisip nun, kudos. Galing, galing na idea. Hi guys, welcome back sa ating channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang pangatlo sa pinakamalaki at pinaka-prestigious na beauty pageant sa buong mundo, ang Miss Earth. Tapos sasagutin natin mga questions, bakit dapat natin supportahan ng Miss Earth, bakit may beauty cup na hindi nagpapadala sa Miss Earth Philippines. Tapos pag-uusapan din natin yung production at higit sa lahat, bakit underrated ang Miss Earth sa Pilipinas. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na videos. At pwede nyo rin po ako i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hi guys, kumusta na? And welcome sa ating bagong vlog. Ito yung promise ko, next week i-upload ko na yung mga hindi beauty pageant related na mga vlogs. Kasi ano siya, about Christmas, so medyo mahaba talaga yung pag-film. Kailangan talaga ng mahabang time. Tapos nga pala may nagsabi na yung kilika daw peke. So ayun, lapit natin. Hindi po ako nakakilay, totoo po yan. Tapos ewan ko ba, pag hindi beauty pageant yung content ko, parang ang konti lang na nanonood. Actually, may mga content na ako, like yung mga travel vlogs, tapos skincare, pero walang nanonood. Mas interesado kayo sa beauty pageant. Okay, enough chit-chat na. Let's start! Ang Miss Earth is an annual international environmental team beauty pageant promoting environmental awareness. At isa siya sa 4 Big 4 beauty pageant kasama ang Miss Universe, Miss World, and Miss Grand. Charot! Miss International kaya yun. Tapos ang Miss Earth ay nilaunch ng Carousel Production noong 2001 as an international environmental event with the mission of channeling the beauty pageant entertainment industry. At syempre para i-promote ang environmental preservation. Tapos ito pa ang bongga, ang Miss Earth ay naka-tie up sa mga Philippine government agencies kagaya ng the Philippine Department of Tourism or DOT, the Department of Environment and Natural Resources or DENR, pati na rin sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, as well as international environmental groups such as United Nations Environment Program. O diba ang social na Miss Earth, naka-focus sila sa environmental awareness and ang dami ding mga naka-tie up sa kanila, no? Tapos pasensya na kay guys ako mga wala ingay ng aso ko. Wait, parang ang first shot ng face ko ngayon, pa-GGSS nga. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at tinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita sa akin, ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling. O tama yan, mag-start na ulit tayo. For me, sa Big 4 Beauty Pageant, Miss Earth ang may pinakamagandang advocacy. Diba masyadong malaki yung sakop ng advocacy nila? Doon palang kudos na. Kasi sa Miss Universe, mas focus sila sa HIV awareness. Tapos may nagsasabi, ay, just a minor title lang. May mga Pilipino kasi na minamali itong pageant na to. Kesyo daw madali lang manalo. Ito kasi this is owned by Filipino. Tapos most of the judges sa competition are Filipinos. Kaya cooking show daw. Maraming Pilipina na nga ang nanalo. Actually, we have 4. May nag-back-to-back pa. Kasi ang Pilipinas ay Miss Universe country. Kaya yung mga lolos and lolas natin, even our parents, pag beauty pageant ang usapan, Miss Universe agad. And konti lang sa kanila ang nakakaalam about Miss Earth. Tapos ito pa, may beauty camp na hindi nagpapadala ng ladies sa Miss Earth Philippines. Kasi daw, kung manalo man yung pinadala nila sa Miss Earth Philippines, dito din daw yung venue. Tapos may sinabi pa siya na ang sash daw hindi daw nilalagay sa kamay. Tapos pinapadala lang daw nila ang mga ladies nila sa Miss World, Miss Universe, and Miss International. Kasi ang Miss Earth, twice pa lang sila nag-ibang ng venue sa Vietnam and sa Austria. Pero look oh, napakaganda ng Pilipinas para maging venue ng mga beauty pageant. Actually, ang Miss Universe nakailang lapit na sa atin para dito ganapin ang Miss Universe. Kasi aside sa napakaganda talaga ng Pilipinas, eh grabe naman talaga yung warm welcome ng mga Pilipino. Kaso yun nga lang, naudot kasi ang mahal kaya ng Miss Universe para i-shoulder ng government natin.
Kung mapapanood nyo yung mga ladies, yung mga candidates ng Miss Earth sa interviews nila, okay lang daw matalo sila basta makapunta sila sa Pilipinas. Nakakatawa lang kasi ang Venezuela and USA, masyado nila sineseryoso ang Miss Earth. Nagsisend sila ng high caliber candidates. Especially Miss USA, sabi niya, ang Miss Earth daw ang pinakamagandang beauty pageant and pangatlo sa pinakamalaki sa USA. Bakit ba natin dapat suportahan ang Miss Earth? Kasi sabi ko kanina na ang pageant na ito ay naka-tie up sa mga government agencies like the Department of Tourism, wherein pinapakita ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo, kaya nakakatulong ang beauty pageant na ito na lalong pagyamanin ang turismo sa Pilipinas. Siyempre, mas maraming turista ang makakapunta dito sa Pilipinas, mas maraming work opportunities for the Filipinos. Ngayon nga lang kung saan-saan na nakakapunta ang mga candidate ng Miss Earth sa Pilipinas. So, ang ganda talaga ng pageant na to. Tapos this year, ang daming magaganda, no? Like Belarus, sa Sigana, yung nag-viral sa Facebook, yung ano. Ano ba sabi nun? Ang batang malakas kumain ay may gana. Tapos si Miss USA, malakas yun kasi remember, kunala niya siya yung nakalaban ni Deshauna Barbers noong Miss USA 2016. Yun, umabot siya hanggang top 3. Actually, she's a second runner-up. So, alam ko na kung paano siya mag-perform. Malakas talaga ang USA ngayon. Tapos si ano din, Venezuela. Siyempre, Venezuela talaga yung pinaghahandaan talaga ng Venezuela ang Miss Earth. Actually, kahit anong pageant naman na talagang go na go sila. Tapos may mga favorites din ako like Miss Netherlands, malakas din yun. Tapos si Miss India, ang galing ng comedy skills nun. Mas gusto ko lang this year sana manalo Negra. Ewan ko, parang sa mga nakaraang mga beauty pageant, parang kung konti na lang yung nananalo Negra. Minsan nga halos wala, diba? Sana, wala lang, for me lang ha. Gusto ko lang manalo Negra. Siyempre si Miss Philippines din, supportahan din natin. May add ko lang, noong nanalo si Karen Ibasco noong 2017, ang daming beauty pageant blogger ang hindi na sinusuportahan ng Miss Earth. Alam niyo naman siguro na ang dahilan, and to be honest, ako din tumaas ang kilay ko. Pero, nag-research ako bakit kaya si Karen Ibasco ang nanalo. May lutaan ba talaga nangyari? Pero, nagulat na lang ako, mabigat yung credentials ni Karen Ibasco. Talagang deserving siyang manalo. Ganun talaga kasi ang beauty pageants like Miss World, Miss Universe, and Miss Earth, may kanya-kanya talaga silang preferences sa pagpili kung sino mananalo. Kasi dito sa Miss Earth, kung sino talaga yung deserving at kayang maging spokesperson ng organization, it doesn't matter if kung malakas ang such factor or kakapanalo lang, wala sila pakialam. Basta yung taong magandang intention sa corona, yun ang pinapanalo nila. Tapos sana lang yung production sa coronation night, sana pantayan or lagpasan kasi ang ganda talaga ng production last year. Sobrang upbeat, ang ganda ng dance choreography. Turno, napakita talaga yung ganda ng Pilipinas. Kompletos, ricados talaga, wala akong masabi ang ganda talaga ng production last year. Tapos si Sir naman, kung mapapansin nyo during the press presentation, habang inintroduce ng mga ladies yung sarili nila, parang inintroduce din nila yung national flowers nila. Ang galing, no? Kung sino man nakaisip ng kudos. Galing, galing na idea. Wait lang, nawawala na yung camera. Nawawala na sa gitna. Ayun. So, ayan. Ayun guys, as a Filipino, please support our very own beauty pageant, which is Miss Earth. And also, please help our Mother Earth. And stop the war and violence. Stop the war and violence. Para iba ata yun. Okay. And I hope guys na nag-enjoy kayo sa ating vlogs for the day. If yes, please give me thumbs up. Tapos mag-comment kayo sa baba ha, mag-usok-usok ulit tayo. And also, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel for more beauty pageant updates. Tapos i-hit mo na rin yung notification bell para pag may bago kong may bago kong upload na videos, mano-notify ka. And see you sa ating next vlog. Bye-bye!